Small na, yan na. Dito sa Project 7, Quezon City, kilala sa pagiging matinik na 3-point shooter, ang 63 years old na si Tatay Edwin. Umiinit na si Lugaw, 3 points! O mas kilala sa tawag na Edwin Lugaw. O nga pala si Edwin Asuncion, 63 years old na po ako ngayon. Ang height ko is 5'8". Nakatira po ako sa Project 7 Veterans Village, Quezon City. Patay tayo dyan, Nena. Sa kabila nga daw ng kanyang edad, ay wala pa rin daw makatalo sa kanya. Oh my God! Ano ka, dragon? Ah! Oh, ano? Panalo po! Para malaman natin kung totoo nga ba ang mga balibalita, inimbitahan namin si Tatay Edwin sa isang shooting challenge. Ang paglalabanan, 10,000 pesos. Pero bakit nga ba tinawag na Manong Lugaw itong si Tatay Edwin? Dito sa Project 7, kaya tinawag akong Lugaw 3 points. Kasi nga, ang dating hanap buhay ko, yung nagki-crispy pata ako, nagkakambing, tapos Lugaw. Ngayon, lumakas yung Lugaw ko. Kaya tinawag akong Edwin Lugaw. Tumitira ako ng 3 points eh. Pag nakakatira ako ng 3 points na shoot ko, Lugaw! Sinisigawan ako, Lugaw! 3 points! Madaling araw pa lang, aligaga na si Tatay Edwin sa pamimili ng mga pangsahog sa kanyang lugawan. Magkano si Buyas yan? 150. Tapos patata. Galunggong. Dito umibili. Kay Meloy. Yan, si Meloy. Yan, maganda. Maganda yung mga karne ng baboy niya. Kumusta ka na, Meloy? Salamat sa Diyos. Hindi tayo nagkasakit. Good morning po. Dito ako. Ito ang Muñoz Market. Dito ako namimili. 1994 pa raw nang itayo ni Tatay Edwin ang lugawang ito na ang pangalan, Lugaw 3 Points. Ah, ito nga pala yung lugawan ko na matagal na pero maliit lang itong lugawan ko na dito sa Project 7. Ito ang pinabubuhay namin ngayon. Pasok kayo dito. Ito. Ipinakita sa amin ni Tatay Edwin kung bakit espesyal at dinarayo ang kanyang lugaw. Nagpagawa ako ng pugon. Nandito, pakulo ng sabaw ng lugaw. So, apat na butas siya. Lagay ng kahoy. Tapos yung pinakausok niya, lumalabas sa taas. So, ayan, tignan mo yung malakas ang apoy niya. Masarap siya, masarap sa luto sa kahoy. Ito yung lugaw ko nga pala, no? Ito, ginigisa ko ito. Bawang, sibuyas, luya, paminta. Maraming bawang ito. Pure na malagkit siya, kaya yung niya, medyo malakot-lakot siya. Ang inuubos ko sa isang araw, mga 7 kilo. Ngayon, specialty sa lugaw namin, mata ng baka. Wala ngayon eh, dahil hindi ako nakakuha kahapon dahil naubusan. Tsaka yung soup number 5. Ari ng baka ito, yung soup number 5. So, litid lang naman siya eh. Mga litid siya. Ito yung laman namin, no? Yan ang may kasamang soup number 5 ito. Pag siserve niya. Ito ang bawang na pero may kasama siyang sili. Ito nga daw ang bestseller ng Lugaw 3 Points. Dahil sa halagang 45 pesos lang, solve na ang agahan mo sa kanilang Anli Lugaw. Matagal na ako naglulugaw dito, no? 1994 pa ito. Napatapos ko yung dalawang anak ko dyan. Isang tokwa. Yan ang tokwa.
Tapos ito, lalagyan ng suka. Ano po lasa ng lugaw niya? Masarap. Hindi mapaliwanag. Masarap po, tsaka ano, malinamnam po. Pumunta na kayo dito para ano, matikman nyo. O dito, Andy. Tipilable ako, magsawa ka. Hanggang sa mabusog ka. Yo! So, nandito na nga tayo sa pwesto ng lugawan ni Tatay Edwin. So, ngayong araw ay titikman natin kung gaano nga kasarap ang lugaw dito. Tara, mga kaupe! Yan, yung teacher, oh. Pang ano yan, pang topics yan. Yeah, kaya maliliit, yung topics yan sa isang maliliit. Testing din na. Oo, oh, nilalagay nila dyan. Yan, 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 ganyan lang tayo. Sarap itong mga topics na parang bulalo. No? Parang lugaw na bulalo. Grabe, the best. Madalas nga daw, mga kalaro niya sa basketball ang kanyang mga parokyano. Kalaro ko sa basketball. Nung naglalaro kami nito, wala kaming hinto. Umaga. Umaga hanggang hapon, naglalaro kami. Naka-champion din ako ng isa sa kanto. Di ba? Naka-champion kami ng... Malupit sa 3 points. Kahit sa perimeter, malupit. Pag iniwanan ka, wala na. Puntos na kagad yun. Nung 40s ako, sa barangay namin, nabigyan ako ng award kasi gumawa ako rito ng ano eh, ng 89 points. Wala pa, hindi pa ako masyado sa tres noon. Puro lusot at saka yung mga perimeter shot. Naglaro din ako ng mga larong labas. Naglaro ako dyan, kalaban ko si Alvin Patrimonio, kalaban ko. So, talo lang kami kasi kasikatan ni Alvin nun eh. Hugot din siya sa Makati. Yung PABL, kami ang una naglaro nun. Nakakasabay ko naman dun sila Benji Paras, Ronnie Magsanok, tsaka sila Eric Altamirano. Mga player sila ng UP nung araw. Niluluto ko po ha, yung ano ha, gabi. Sa kabila nga ng kanyang edad, di mapagkakaila na malakas pa rin ang pangangatawan ni Tatay Edwin. Dahil nung kabataan pala nito, ay isa pala itong legit na atleta. 12 years old, nag-umpisa ako ng basketball. Umiiyak ako talaga pag hindi ako ginagamit. Sinusumbong ko sa nanay at tatay ko, hindi ako ginamit, hindi ako pinasok. Nung naka-insayo na ako, everyday ako, nagpa-practice ako sa pader. Tinitira ko siya sa pader, yung mataas na pader, so para lumakas ang ano mo, ang pulso mo doon. 16 years old ako. Ang laro ko, tatlo. Basketball, tennis, at saka high-alay. Alas 5 ng umaga, nasa circle ako, tumatakbo ko dyan. Pagdating dito sa amin, basketball na. Pagdating ng tanghali, tennis na. Pagdating ng alas 3 ng hapon, mag-aaya naman sa akin, high-alay na. Matapos makagraduate ng high school, binalak nitong pasukin ang UAAP Seniors Basketball. Pumasok ko ng college sa University of the East, 1976-77. Kaka-tryout ko, hindi muna ako nakuha kasi ang nakuha nun, sila distrito, pinanunood ko sila. Parang naano ko na na-challenge ako kasi naglalaro din ako eh. Sabi ko, subukan ko, makapasok sana ako dyan. Kulang sila ng player eh. Tryout ako, sabi ko baka pwedeng ano, sige pinasok naman ako. Ang tryout ko noon, ang kumukuha si Roberto Flores at saka si Baby Dalupan. Kasi ang laro ko nung araw, masyado ko makulit sa loob. Agaw dito, agaw doon, yun ang ginusto sa akin ni Coach Baby Dalupan. Sabi niya, parang si ano to, si Bernie Pabiosa. Yan, sabi niya ganun. Nung kuha na ng player talaga, lineup na, umuwi na ako eh. Umuwi na akong ganun. Sabi ko, tignan ko na lang bukas kung makukuha ko.
kinabukasan, nakadyaryo na kami. Dahil sa pagpupursige ni Tatay Edwin, kinuha ito ng UE Red Warriors para maglaro sa UAAP Season 42. May scholarship kasi ang mga athlete. So nakalibre ko siguro, mga 2 taon ako nakalibre. Tapos kada practice namin is 150. Tapos pag may game, 200. Naglaro ako ng UAAP, 79-80. First game namin ng UAAP, kalaban namin NU. Medyo nakagawa naman ako ng 4 points. Tapos sumunod na laro namin, UST na. Yun, gumawa ako ng 7 points. Kalaban namin si Ed Cordero. Hindi ko nga siya natapos dahil naglaro kagad ako ng mga larong labas. Natakawan ako sa may sweldo eh. Matapos ang kanyang karir sa college basketball, pinagpatuloy niya ito sa mga commercial leagues at nakakuha pa ng mga awards. Marami ko nakuha nung araw sa Intel. Nagtrabaho ko sa Intel. Naka-2 MVP ako, 2 sunod na taon. At the age of 50, may kumukuha pa sa akin. Pinaglalaro pa ako. May nakikita pa rin sila sa akin na mayroon akong galaw. Tapos may shooting pa rin ako sa 3 points. Mayroon akong pinuntahan. Sabing ganun sa akin, huwag mo nang kunin yan. Medyo may edad na yan si kuya eh. Noon naglaro ako, hindi sila makapaniwala na nakakatakbo pa ako ng ganun. Tawag nga sa akin doon sa may Project 8, Super Lolo. Tapos hanggang ngayon, 63, nakakasabay ako sa mga bata dito sa barangay namin. Lumalaban ako ng 50-50, yung isa-isandaan, Balintawak, Pilam, tapos dito sa may Parkway. Lumalaban ako dyan, kaya hindi naman malaki yung pusta. Hindi pa naman tapos sa akin ang basketball. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ako naglalaro. Para malaman talaga natin kung gano'ng ka-shooter si Sir Edwin, si Lugaw 3 points. So, syempre, nung mga nakaraan mga ka-UPEX, nakita nyo na ako ang mga lumalaban. Hindi umubra. Oh. Syempre, ngayon, ako naman ang makikita yung lalaban. At syempre, susubukan ko pa rin manalo dito mga ka-UPEX. So, every shoot ni Sir Edwin, magkaaroon siya ng 100 pesos. Yeah. Unang sasabak, walang iba kundi si Ash. First shot. Wala. Yan, so first shot ni Sir Edwin. Basket agad! Thank you. Yan. So syempre second shot. Basket agad! 200 pesos para kay Sir Edwin. So, tignan natin kung makakahabol si Ash. Basket yan! Wang... Huwag ano ah? 100 yun, 100. Wala ko 100, Ash. Wala pa rin. So for the 300, basket para kay Sir Eddie. 300 pesos. Basket, 400 pesos para kay Sir Edwin. At ito na ang huling tira para sa first round. Basket yan, first round ang nagwagi. Walang iba kundi si Sir Edwin. At nasa pangalawa lang si Ash. Yan, so yung mga OPEX baka isipin yung scripted to. Siyempre, pag ako nanalo, meron din akong 500, di ba? So meron ng 500 pesos si Sir Edwin. So meron pa tayong 2 rounds. Si Sir Edwin naman ang unang titira ngayong round 2. Uy, sumabla agad ang first shot. Mga nagpapakagat, nagpapalaki ng pusta. Naku po! Mukha ang seseryoso ay na nga ni Ash. Kabado. First basket para kay Sir Edwin. Second basket para kay Sir Edwin. Meron na siyang 700 pesos. Uy. Wala, puro sablay ang nakikita ko. Mukhang 800 pesos para kay Sir Edwin. 900 pesos. Wow!
1,000 pesos pa kay Sir Edwin. At ayan mga kahupex, 2-0 na. Meron pa tayong last round. Di natin alam, baka pwede pang bumawi si Ash dito. Shooter eh. Palagi lang ako nandun, oh. Tapos na pala. Gusto ko nandun, tapos na pala eh. So meron na 1,000 pesos si Sir Edwin at meron pa tayong last round. So huwag na natin patagalin. Ako na una. Simulan na natin. First shot sa bulay agad. First shot basket para kay Sir Edwin. Mukhang eto na yata yung streak na hinahanap ko. Eto na nga yata yung streak na hinahanap ko. 1,300 para kay Sir Edwin. 1,400. Eto na ba? Ipe-perfect na ba? Uy! Sumabalay! Sayang! Grabe! Kasali ka pa pala! First basket mo ang habulin ni Ash to ah. Tignan natin kung habulin ni Ash to. Sabalay! Eto na ang last shot para sa 1,500. Basket! Para kay Sir Edwin at 3-0 ang ating score mga ka-UPEX. Thank you po. Thank you po. Si Sir Edwin ay mag-uuwi ng 1,500 pesos. At eto na po yun. Thank you very much po sa UPEX. At kahit senior citizen na ngayon itong si Tatay Edwin, di pa rin nawawala ang kanyang competitiveness pagdating sa basketball. So hindi pa rin ako nakasali ng mga 3-point shootout talaga, yung mga lalaking, mga big time na ano. Ang nakalaban ko lang na magaling talaga, yung champion ng 3-point shootout, si Mr. Danny Chan. Si Danny Chan o mas kilala sa tawag na Hotshot Danny ay isang professional 3-point shooter mula pa noong 90s. Marami na itong tinalong bigating mga players sa mga 3-point competition. Oh, magaling yun eh. Idol ko yun. Tigapulot niya ako ng bola. Ngayon, nung mag-insayo ko ng ganun, natsambahan ko siya dalawang sunod. 75 na tira. 3-point shootout talaga, best of 3. Natsambahan ko siya dalawang sunod na ano, natalo ko siya. Abangan sa susunod na episode, magtatapat sa isang shooting challenge si Tatay Edwin aka Lugaw 3 Points laban kay Hotshot Danny Chan. At syempre magiging prize natin ngayon. Woo! Right! 10,000 pesos! For the latest episodes, subscribe to HoopX Basketball YouTube channel.